friends, mga abay, mga amigo, mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Hey guys, magandang araw na sa ating lahat. Magandang araw sa inyo. Salamat sa patuloy na tumatangkilik sa aking video, sumusuporta sa aking video, sumusuporta sa aking channel, at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Guys, may ipapakita din ako sa inyo guys na pisa din guys na dapat din natin ma-check, dapat din natin na malaman kung ano ang cause niya, ano ang function niya sa ating mga makina, ano ang gamit niya sa ating mga makina. So dito guys, i-detalye ko dito ang kung paano siya i-check, kung paano siya natin malaman kung may problema na siya, kung meron na siyang depekto. Guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Papunta na ako sa 1K subscribers. I hope na mag-subscribe kayo at hit notification bell and like na din if nagustuhan nyo ang aking videos, aking mga video. Guys, ito guys, fuel pump ng 12 valve Suzuki engine. Ito guys, ang function nito, ito ang magpa-circulate ng ating cooling system sa ating coolant or tubig ang ilagay natin. Ito ang mag-function, ito ang mag-circulate. So kung hindi na to gumagana guys, mag-overheat ang ating mga makina. So dapat natin malaman guys na kung malaman at ma-check natin kung ano ang function nito. Siguro magbigay ako ng tatlo lang mabigay ko sa inyo na tips dito kung ano ang ano niya. Ito guys, ito yung propeller niya. Magbigay ng yung yun bang magpapump, ito pag umiko to, ito ang mag ng tubig, magpa-circulate. So dapat natin malaman guys na kung ito siya kinakalawang na. So yung ito yung kapay niya, anong tawag nito, kung magkalawang na, so kung medyo may problema na to, so dapat mapalitan. So number one, yan nga problema guys, tingnan nyo to ang propeller niya, ito itong kapay niya. Kaya pag hindi na to siya okay, hindi na mag circulate ang water natin. Tapos ang pangalawa guys, may tunog na to guys, may tunog na to. Pag ikot nyo dito, medyo may kakaiba ng tinig. So may parang magsagarat ba, parang mag yung bang maingay na pag inikot mo. Ito hindi pa maingay, so okay pa man to siya guys. Ang problema lang nito itong yung kapay niya, yung ito lang ang problema. Ang pangatlo guys na problema guys, ang pangatlo guys dito guys, itong dito yung sa kanto niya, ito guys, pag hindi na to okay, may mga na dito, so mag-leak to guys, mag-leaking to, kahit anong gasket ang ilagay mo dito, mag-leak talaga to. So ang tubig mo pag nilagay mo, maubos agad kasi may leaking na siya, so may magtulo na tubig. Kasi dito guys, hindi na siya sealed, kumbaga katulad nito, may kinakain na siya dito. So kinakain
kainin siya ng ano, ras. Yan guys, kaya magleaking siya. So dapat natin ano guys, yun lang mahirap pag ano, pag tanggal nito kasi magtanggal ka pa sa ano, pulley, tapos timing belt, tapos yung cover sa timing belt cover, tanggalin mo timing yung pulley, tanggalin mo din para matanggal mo to. So medyo mahirap, kaya ang pagtantsa ng nito guys, pakinggan mo na lang kung medyo maingay na ang ikot niya, maingay na yung ikot niya pag nag-andar ang makina, marinig mo to kung mag-ingay dito. Kaya so dapat na siyang palitan, kasi kung hindi mo palitan, hindi mo, kung ano, patuloy lang yang nandyan tapos maingay na, baka lumaki pa ang problema. Kaya dapat tong ma-check guys, dapat na pakinggan niyo, dapat ma-check talaga natin na kung magka problema to, dapat mapalitan para hindi lumala ang problema ng ating mga makina. So yan lang guys, konting kalaman naman na ibigay ko sa inyo. I hope sana ay makatulong din ako, kahit kunti man lang makatulong ako, at least ma-share ko sa inyo ang kalaman ko din, para yun lang talaga ang purpose ko dito guys, na makatulong at ma-share ko ang kaalaman nyo, kahit kaalaman ko kahit kunti lang ang naibigay ko siguro, hindi pa lahat naibigay ko na kaalaman, pero at least man lang nakapag-share ako sa inyo nito. At yan lang guys, sana makatulong ako. Yun lang talaga ang purpose ko dito, na makatulong na tayong lahat, mabuti na tayong lahat ang may alam. Dahil kapag may sasakyan tayo, malaman na natin kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat i-troubleshoot, kung ano ang dapat natin tingnan. So yun lang guys, maraming salamat at thank you sa support sa lahat ng aking mga kaibigan, aking mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.